Update naman tayo sa sitwasyon sa Syria matapos makuha at makontrol ng Syrian rebels ang kabisera na Damascus. Kausapin natin si Chargé d'Affaires John Reyes. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po, Mr. Rafi Tima. Apo, kumusta po yung lagay ng mga kababayan natin dyan po sa Syria? Sila naman po ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mm-hmm. Sa ngayon po ba, may mga fightings po ba sa kabisera or kahit sa outskirts po ng Damascus? May mga panaka-naka na lang po, pero kung ikumpara po sa nangyari kahapon, parang umupo na po ang pagkalatang sitwasyon. Mabuti namang balita naman po yan. Pero yung karamihan po ng mga Pilipino, saan po sa Syria nagtatrabaho? Ang karamihan nandito po sa Damascus. Ang total na mga kabuuan ng mga Pilipino rito po ay 703. Yung iba po ay nakapag-asawa ng mga Siriano at yung iba po ay nagtatrabaho rito sa Damascus. Mm-hmm. Sa ngayon po ba, may mga kababayan tayo na nagpahiwatig na gusto nilang lumikas? Wala pa naman. Pero may mga 10 na nakisilong po dito sa embahada dahil na rin po sa medyo kaguluhan kahapon. Naging balisa sila kaya sila po ay humingi ng tulong sa amin para manirahan pansamantala rito sa embahada. At sila naman po ay kinukup namin dito. Mm-hmm. Posible po ba maapektuhan yung kabuhayan natin mga kababayan sa sitwasyon dyan po sa Syria? Sa tingin ko hindi naman. Yung kakayahan nating mga Pilipino bilang manggagawa, kwalifikasyon natin, yung pagiging palakaibigan natin at yung kakayahan nating bumangon sa anumang dagok na dumating sa buhay natin, tingin ko yun po ang mga magbibigay ng posibilidad para hindi po sila maapektuhan sa mga pangyayari ngayon sa Syria. Mm-hmm. Ano po nakikita nyo in the coming days and the weeks and months dyan po sa Syria? Sino po mamamahalap, sino mamumuno, pahiwatig na po yung Prime Minister na sana magkaroon ng bagong eleksyon. Ano pong outlook po ninyo? Well, sa ngayon po may usapang formal na pagbasa kamay ng pamahalan sa kabila. Pero ito po ay abangan po natin sa mga darating na araw. Ito po ay isang mahabang proseso na pwede po nating antabayanan sa mga darating na araw. Mm-hmm. Basta ang mahalaga po, safe yung mga Pilipino po dyan sa Syria. Yan po ang unang-unang tagubilin ng ating pamahalan ng Department of Foreign Affairs na siguraduhin nasa ligtas na kalagayan ng lahat ng mga Pilipino dito po sa Syria. At yan naman po ay pilit namin pong ginagampanan. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa inyo, Mr. Rafi Tima. Salamat po si Damascus Chargé d'Affaires, John Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos pagsasaksakin ng tatlo niya umanong kaibigan. Isang aso naman ang sinagip sa Bacolod City matapos makitang may panas sa tiyan. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa larawang kuha ng isang estudyante sa Bacolod City, makikita ang nakakabit na panas sa tiyan ng isang aso. May nagtawag na student nakita nila na ara sa kalanaan ng ido sa kantin nila na may igo na siya sang Indian target sa gilid. Kaagad na ni-rescue ng isang NGO ang aso. Isinilalim na ito sa operasyon at patuloy na nagpapagaling sa isang veterinary clinic. Ang sunod-sunod na kaso ng animal cruelty sa lungsod, ikinababahala ng Bacolod City Veterinary Office. Lalo't wala pang isang buwan nang magkaroon din ng insidente ng pamamana ng sa isang aso sa barangay Masilingan. I-implement na ganyan ang mga layikag para ma-inform gid kung pwede ganyan ma-lecturan no, or masampulan ng mga tao nga gahimo sini. Plano ng Bacolod City Police na maglagay ng Animal Welfare Desk upang mas matutukan ang mga insidente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad at LGU kung sino ang pumana sa aso. Tumambad sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 ang mga computer at Chinese nationals sa kanilang operasyon sa Puruk 6, Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa NBI 11, isang rescue operation lang sana sa isang warehouse ang kanilang inilunsad. Para sa isang Malaysian na nagpatulong umano sa NBI Central Office dahil binugbugbog umano siya. Pero napag-alaman na may pogo hub doon. Naabutan doon ang 50 Chinese nationals, 3 Malaysian at 1 Filipina.
Kwento ng Pinay na naresto, galing siya ng Manila at bumisita lang daw siya sa kanyang Chinese na kasintahan na nagtatrabaho sa nabanggit na Pogo Hub. Ang Chinese namang naresto, hindi raw alam na Pogo pala ang pinasukang trabaho. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanaan ng pahayag ang naturang kumpanya. Napag-alaman din ng NBI na Filipino ang may-ari ng property na hindi muna nila pinangalanan dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Yung operations nila, itong Pogo operations is not licensed kasi nga no less than the president na nagbawal nito. And aside from that, wala silang permit to work here from the Dolin. Alam natin, pag may Pogo, meron din yang mga scam. So pag nalaman natin na may scam, papasok yung stapa. Nakuha mula sa mga naresto mga cellphone, ID, sigarilyo at dalawang shotgun at mga bala mula sa security guard na nagbabantay at posibleng umanong may torture sa loob dahil may mga nakuhang posas at pamalo. Initial information na nakuha, merong mga officials from the government na nagpo-protect dito. So inimbestigahan namin. Meron din kaming na-trace na may nagpapanggap na dalawang NBI agent para nag-accommodate dito kung saan sila to, saan nila nakuha itong location na na-raid natin. Inaalam pa ng NBI kung duman ba sa legal na proseso ang pagkuha ng mga dokumento ng mga dayuhang empleyado. Nakikipag-ugnay na rin ang NBI sa Bureau of Immigration para sa deportation nila. Dead on the spot, ang 19 anyos sa lalaki matapos pagsasaksakin sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, mga kaibigan ng biktima ang tatlong suspect. Pinaghihinalan daw na may ninakaw na gamit ng suspect ang biktima. Pinabulaanan niya ng ama ng biktima. Aniya, may gitsyab na buwan ang hindi umuwi sa kanilang bahay ang biktima dahil nagtratrabaho na at mayroon na rin kinakasama. Nakapuwas akong bata nga ang amo lang, ustisya lang. Kung ganahan mo pakita sa mo, negosito, di man mo problema kayo, usap kami, ubrin mo gyapon mi. Ang amo lang, matabangan namin anay mong kuwansa akong bata kay... Inihahanda na ng pulisya ang reklamong murder laban sa mga tumakas sa suspect habang patuloy ang hot pursuit operation. Adrian Preto sa GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matagumpay nang nakabalik sa Pilipinas ang BRP Gabriela Silang matapos ang isinagawang misyon sa Indonesia. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Tony, balikbansa na nga ang BRP Gabriela Silang matapos ang tagumpay na misyon nito sa Manado, Indonesia. Sinalubong nga sila ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban. Ayon sa commanding officer ng BRP Gabriela Silang na si Captain Lawrence Roque, bukod sa Joint Maritime Patrol kasama ang Coast Guard ng Indonesia, kabilang sa bunga ng misyon ang pagpapatibay ng tiwala at kooperasyon sa ating kapitbahay na bansa. Napag-usapan din nila doon ang ukol sa paglaban sa drug smuggling at iba pang maritime threats. Pauwi ng Maynila, wala naman daw na encounter na barko ng China ang BRP Gabriela Silang. Pagdating naman sa floating assets, sinabi ni Gaban na inaasahan sa loob ng 5 to 7 years ay nakapoise na maging isa sa pinakamalakas sa Coast Guard ng Pilipinas sa ASEAN region. Marami raw na aprobahan si Pangulong Marcos sa mga bagong assets para sa ating Coast Guard mula sa Japan, ang 597 meters sa barko. At may isa raw na gagawin sa Cebu na 60 meters ang haba. May inaaprobahan din daw ang Pangulo na 40 units ng 35-meter vessel na barko na kukunin sa France. Kaya nasa 46 units daw ito sa kabuuan. Ang BFAR ay may barko rin daw na na-transfer sa kanila na isang barko. Meron din daw naggaling sa private sector gaya ng Philippine Red Cross na magdodonate daw ng kanilang barko. Kaya naman matitriple raw ang fleet ng PCG at poised na isa sa pinakamalakas na Coast Guard sa ASEAN. Sa nagaganap naman sa West Philippine Sea, sinabi ni Gaban, kumikilos at nag-uusap-usap ang bawat ahensya. Ang National Maritime Council daw nagbibigay ng gabay sa kanila. Sa kabila ng mga hamon, tuloy daw sila sa trabaho at gabay ng Pangulo na lagi silang maging mainahon. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ian Cruz. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive, humakot ng parangal ang GMA Network Programs at Personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 Oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 Oras Weekend at ang Balitang Hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, 1 North Central Luzon at 1 Western Visayas.
Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV silang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV silang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap, Household Favorite Programs din ang Family Feud, I Witness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw Star Barbie Forteza, Unang Hirit Host Shaira Diaz at May Ilonggo Girl Star Jillian Ward. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na nai-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame Awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat po sa Anak TV.